That's a bit. Recovery room, and meron akong pain meds, a bit groggy, and chills din ako kanina, pero okay lang, okay na din ngayon. So, pahipahinga muna tayo, but I just want to let you know na I feel better and successful yung operation. So, thank you guys for your prayers. Thank you for the support you've given me. So, wala na po si Rachel at saka si Samantha. pantay-pantay na po. Thank you so much. Good morning. It's 3 a.m. and this is my first meal for about 30 hours since yun nga, last meal ko na 9 p.m. pa ng ano eh. Martes ng gabi. Ayun. So, nagluto si Mike ng broth. This is beef broth. Nilagyan niya ng gulay para hindi masyadong lasang beef na beef. And then, nag-drop kami ng 2 eggs. So, this is how I will break my fast para hindi naman ako mag-inta. Yun lang. Hello guys, it's day 2 post-op and nakatayo na tayo kanina. I went to the bathroom, nakapagdumi na ako. So, hilo na lang ng kaunti and medyo asiwa na lang because of many contraptions. Meron pa akong polycatheter, meron pa akong epidural line and syempre itong mga swero. So, in all, okay naman. Hinihintay ko na lang na tanggalin yung epidural, yung polycat, at saka siguro hep block. But as of today, I can move. May pain, yes. Parang may stretch, pero not so much. Hindi na yung sobra. And I'm pretty sure na I can recover way easier. Strong tayo. So, yun lang. Mamaya mag
magbe-breakfast na rin ako. Not the usual breakfast kasi it's earlier than the usual. And I requested Mike to give me coconut oil kasi medyo matigas yung dumi ko, so I need more oil to lubricate yung aking digestive tract. And I need to drink water because the past few days since nung naoperahan ako hanggang kahapon, I cannot actually eat or drink. Hindi dahil ayaw ko, but because I am too dizzy to sit and to eat. So yun lang, update for today. See you again when I get back home na siguro. Hopefully we can go home today or tomorrow. So bye. Hi, uuwi na kami. Ito na yung aking mga granada. Ginawan ni Mike ng paraan na magkaroon kami ng improvised na holder. Pero ano, Mike, gawan natin ng parang sabit kasi nagluluwang siya. Ayun. So, uwi na kami. Ano na, pwede na kami makauwi. Bayad na. And sa bahay na tayo ulit magkikita. Bye-bye! Opo, kasi finally arrived at home, and syempre sinalubong ako ni Lucas and ni Shadow at nagkukulitan sila. So ilang araw silang malungkot, and so far okay naman yung biyahe namin, okay din. Yung onting tagtag, medyo nagko-contract-contract lang yung muscle ko, but it's fine. So tonight we'll be staying at home na at last, and recuperate na lang tayo. Next will be our chemo, so we're looking forward for yung pagbilis na ng treatment natin. So we need to really recover, and we really need to recuperate as soon as possible. See you again!
my surgeon because today is the day that my GP drain will be removed. So, oliba, naka-outfit pero pack ang Granada girl. Andyan. Bagong fashion. So, this mic is going to drive me and take me to the hospital outpatient department. And I'm so nervous kasi at least nung inoperahan ako, tulog ako. Ito pag hinila, hindi ko alam kung masakit. Tingnan natin mamaya. Bye! Pero ito, medyo may halong ano kasi. May halong, what do you call it? Pool. Tipo pool. Pagtusok sa cartilage ng tenga ko, okay. Imagine ko na naman. Parang tumigil ang mundo. Kung ano, ilaan ko naman sa tenga. Sabi ko, I love it. Buti pa yung operation ko na ka-GA. Violent tendencies. Yes. Okay, I'm just taking note. Exhale ka lang, te. Inhale. Exhale. Okay, sige ka. Okay. Inhale. Exhale. That's good. Inhale. Exhale. Another inhale. Okay. Exhale. Kasi haba ko. Okay. Alright, so na-remove na yung aking JP drain. And that's why Mike and I will be going to Korean barbecue buffet so we can eat our first meal as a celebration of the removal of my JP drain. O, diba?